Updates tungkol sa Inoue versus Tapales, Casimero versus Duhine at pagbagsak ng Sparmate Tapales. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Nangako po mga kadwelo ang MP Promotions President Sean Gibbons na magiging patas pagdating sa judging ang duelo sa December 26 sa pagitan ng ating kababayan 2 Division World Champion Current Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales at 4 Division World Champion Current Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster na Oya Inoue. I-reach out daw ni Gibbons ang apat na major sanctioning bodies, namely WBO, WBC, IBF at WBA, and ask them na mag-appoint ng neutral na mga judges para sa nasabing bakbakan. Ayaw po ni SG mga kaduelo na may kahit na isang hapon na hurado. Gusto po ni Gibbons na magkaroon ng kauna-unahang undisputed world champion sa four belt era ang Pinas, and willing daw siyang gawin ang lahat ng necessary moves para mangyari ito. Something na even ang ating pambansang kamao 8 division world champion Manny Pacman Pacquiao ay di raw na-achieve. Nang ma-post naman ang isang Yahoo article in Japanese about dito through Twitter, that is about Gibbons asking for fairness at neutral judges, napakomento naman po ang ilang Japanese boxing fans saying na hindi na raw kailangan pa mag-worry about sino ang mga hurado. Ibig sabihin mga kadwelo, wala silang pakirito dahil confident sila na knockout ang magiging resulta ng duelo pabor sa kanilang pambato. May nagkomento pa nga nito saying na pwede nga raw lahat ng hurado pati referee ay mga Pilipino. Ganyan po sila ka-confident mga kadwelo. Sa isang video naman po na nilabas courtesy of Dragon Boxing Stable, ipinakita ang pagbagsak ng isang sparring partner ni Marlon. Olympic medalist daw ito na para sa Tapales Camp, mas mabilis pa kay na Oya. Pero bagamat nakita sa videong bumagsak ang sparmate, di po pinakita exactly paano ito bumagsak. Dahil dito, may mga ilang nagreklamo sa comment section bakit daw edited ang video. Response naman ng uploader, hindi raw ipinakita ang suntok na naging dahilan ng pagbagsak ng sparmate ni Tapales dahil yun daw ang suntok na magpapabagsak kay Inoue pag nagkumpiyansa raw ito come fight night. Samantala, sa latest post naman po mga kadwelo ng ating kababayan, former 3 Division World Champion, current WBO Global, Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero, Berada Punya, bumbalahos tuloy ang laban. Sabay-sabi ring, nagiging mayabang lang naman tayo sa mata ng mga inggit. Pero komento naman ng isang fan na to, di naman sa inggit idol, gusto ka lang makita ng karamihan na gumanda karir mo. Malalaking laban sana Lods para maganda panoorin at talagang ipagmamalaki ka ng ating bansa. Speaking of laban mga kadwelo, ay alam na po natin na mention ng Japanese promoter ni Cuadro Alas, former world champion Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotions, ang potential duel sa pagitan ni Casimero at former world champion, current WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion TJ Duhine. Kaso it seems, di po siya ganyan ka-enthusiastic sa nasabing duelo. Aside sa na-share na natin sa isang previous video, may nabasa po tayong komento mga kadwelo na inilabas sa video ni Ito through TBP na tila paghahamon kay Ito na ikasa sa Japan ang laban ni Casimero at Duhine. Birada pa ng isang to, Casimero versus Duhine, prove it, asking Ito na ikasa ito. Sa isang komento rin mga kadwelo about a potential title eliminator between Casimero at Duhine, nagbigay ng feedback ang isang commenter tungkol sa pag-aalinlangan ni promoter Ito rito, saying na Casimero has no other easy path left daw except fighting Duhine. It seems, marami po ang mga Pinoy at Japanese boxing fans na gustong makita ang Casimero versus Duhine. Hirit din ng ilang Casimero fans, mas maganda raw na isang kagaya ni Duhine na malakas na fighter at highly rated din ang mga kasagupan ni Cuadro Alas. Para seryosohin daw talaga nito ang ensayo. Avid Casimero fans are hoping na makaland na si Cuadro Alas ng title eliminator potentially against Duhine.
Sa latest na kalakaran naman sa kampo ni Cuadro Alas, nagbuni po sila mga kadwelo sa pagkapanalo ng tatay ni Casimero last barangay elections. Nag-organize po sila ng gratitude party at namahagi rin ng ilang mga cash prizes, t-shirts at giveaways. Speaking of title eliminator, nag-order na po mga kadwelo ng World Title Eliminator bout ang IBF sa pagitan ng dalawa nating kababayan na sina IBF rated number 4 light flyweight contender Christian Araneta at currently rated number 6 IBF light flyweight contender na si Arvin Magramo. Whoever wins sa dalawa mga kadwelo will potentially face current IBF light flyweight champion Mexican Adrian Curiel. Nakakapanalo lang ng kanyang titulo against South African si Vinathy Nunshinga via a second round knockout upset.